Kailangan kitang purihin on your part. Kaya naman. And kita na naman natin, guys. Settled na at mabilis na yung pag-pick na dito. Kasi while on break po, manual ulit. Ulitin ko lang mga ka-juicy dyan. Don't forget to share the live stream in public. Dahil ito na ang isa sa pinaka... Italian sa Eurasia, ng Insay. Ang Insay. Sila, sila nila, Deb, magkakampi. Okay. Kaya ito kami lahir yung toaster. Si Chester to, kasali ba sa atin? Dati. Tumali sa Juicy Legends. Hindi Deb noon. Patilian. Sorry. Before. Patilian na siya na. Okay. Naman natin. Nag-pay off naman. Grind lang kung grind. Pero ito nga, guys. Welcome to the land of dawn. Next in Liquid vs. Execration. Kitang-kita. Maklit pati ang comment section natin dito. Shoutout nga pala kay Awi Tice. Inaantay ka daw niya, prof. Oh, baby. Sir. Wait lang. Pero ito na. Tabaw mo na tayo. Kailwa. Ito si Kailwa. Hindi ko masabi kung ano pa niya. Like, full potential niya itong batang to. Pero ang daming nag-look forward na magandang take ng execution kay Kailwa talaga. Me too. Sabi niya sa work dati. Kasi. Yung nag-champion sa atin sa Cute Legends. Oh. Opo. Yan. Kita naman natin with the addition of Kailwa into execution. Parang complete spectacles lalo yung nagiging lineup niya dito. And alam niyo pag atabs, pansin ko, lalo pang gumagaling habang tumatagal. Oo, oh, kasi may ano yan eh. Grind na grind. Dito ang pro player may up until 27 years church ang sabi sa ano sa research yung kakaiba yung TP niya ang sarap ano yun M2 TP M2 TP yun ang nagbag anong take mo ano Athena sa pag switch ng role dito ni Kel DJ from off laner or XP laner naging core siya ngayon yung Joke lang guys, actually before niya sa Digital Devotion, nakikita ko na siya actually na nag-core for his team. And napunta lang lately nung kay JP na nag-switch na sa Brand No Limit noon. Pero terms of playing for a core, parang gana rin kasi kung i-observe natin yung gusto niya before, with the link na mechanics as well, yung likot, and alam mo yung walling-walling as well, parang pasok sa mechanics and please try the Irkel DJ. Pero yung bottom side, kita namin Trace Dust will be connected to Oisner. Ano bang basa niyo? Renzo na lang. Pinahirapan mo pa ako, Renzo. Oisner. Eto may pag-setup dito ha. Si Chaknu umiikot agad. Pero dito talaga ako. Si Chaknu, that is a support position no? Para kay Chaknu. And eto na. Ganyan sa mga pagbibigyan natin. Another one? So support din pala to, no? Medyo dalawang support. Ang tinitig ng and nakasusutan ang back siya kasi nasa side lanes bigla eh. Yes, and kita rin naman natin sa emblem as well, eh meron dito, Tui Ferrati, nararamdaman natin Kelra, malakas ang kuto, Prof. Bison Takwang, to go in for a big kakagat kaya dito, using his blood oh, just to clear out the melee rate as fast as possible. That is a good call on Kelra na hindi mo na makipagsabay. Yung pagsabay dito ni Jackie together with Kelo DJ, flowing blood will be used for a perfect escape. Yan ang titignan yun. Maganda yung farming dito ni KLPJ na ma-maximize niya yung jungle nila. Lupatat, yung jungle ng execration Another against one? The jungle na next play liquid must obese or walang laman jumping in. Flicker out on point. Etong si MB. Well played. Ang ginawa dito ni MB. Alam niyang paparating si The King. And umalis siya dito. Naku, si Togo. Ayos pa ba niya dito. Pwede niyang setup pa niya. So wala namang malapit na kakampi. Ayun na. Trying to steal jungle minion. Eto Max and Chaknu, nakaramdam sila. Sabi na, nice pata na kami dito. Stack mo na yung rotate. And steady lane lang. Eto lang mainit. Etong si Sumpaka. Bago tumatanon, may parecall na muna dito against Kelra. And look at that. Si Pakwangu, very calculated yung mga risk na tinatake niya against Ayan, right now. And kita naman natin, LBJ still. I'm going to go to the next one. Nagulat ako, here comes
Dragon. Ino muna tayo. Wait pa lang naman tayo. Okay, okay. Huminga lang. Pero yung pinakadali. Isang maigi. Pero tingin mo rin. May pagdabi na. Alam sa dalawa? Are? Hindi ko nakikita. Hindi pa dito na yung pero ako na bahala dito. Habang ako yung SYSS 3 man down for the side of next play. Liquid double kill for Chaknu. And Swabi lang ang galawan. Sumpa! Trying to stay right in front of four members na paligiran ang dapat paligiran. Sumpa will fall. 3-6 ang ating scoring wave. Pero ito gusto ko rin ito. Baka pwede yung dalawa. Kasi may take two eh. Kasi isa lang ang masasabi ko doon, Prof. B. Ano sana na? All napapanood. Aray. Sana all napapanood. Pinabara na next play yung next secretion. Direct. Actually, tinitignan ko palang all. Ano pala, lamang pa rin pala ang next play liquid ng isang core. Okay. Doon lamang sa network, pero kasi yung tower positioning, magandang lamang ng next play liquid dito. Kahit isa, still, that is a turret. Next objective, Chaknu doing a great job na kailan positioning dito. I don't know if lalaban ba ang exit. There you go. Kenra shoving away the members of Next Play Liquid. Taga namang itong Star Prodigy natin. Maliit man sa ito. Maliit. Nakaka-moving pa rin. Andy on the other hand. Still turtle ba? Pero magsasasing pa rin dito. With the time of place. Yung ating kill DJ. Andy on the other hand. Hindi nag-connect. Yung kanya set kill. And he will be slain by the Link. Another one will be considered right now. Double kill for that Link. Meanwhile, si Renjo just tanking at the damage. Ang pinigay dito na next play. Liquid si Takwangu, wala nakuhang exchange sa side exception at hindi pa tapos niya. Tina, anong walang exchange? Kunin natin yung hari harap-harapan. Ang ganda ng pinakita ni Renzo, no? Yung kanyang on point na pag-jump, na bugaw, yes. And automatically, maganda yung naging resulta dahil na nakasecure sila, no? Sa mga ganong kills. 5-8 na nga yung score. 3 points nasa side ng execration. The turret and nasa next play liquid. And ang ganda nung pagkakita doon ni ano no, ni Juice na sabi, naku, nakuha pa yung ano yung purple buff. Galing sa Mount Kid Chaker. Tinan mo na kay YSS. Comment ko lang si Juice. Mas makikita natin. SS ito ni Juice. Pressure on the mid lane. Revio trying his position. Nakita sa ito. The double kill tandem. Trust talk yun ah. Yeah. Oh, trust talk. Grabe naman yung mga nun. Akala mo ligtas ka na. Pinasarap ka lang pala. Sabi ni The King, eto na ako. Diba? Defend na lang. Parang akala nila. Sinagalang. Parang ano yan eh. Ay, yung may key. Welcome back to me. Welcome back to me. Ang tawag dito ni Kel VJ. Playing for execration. Kelra on the other hand. Boxing his marks onto the top lane turret. For next play liquid. Hindi na aabutan siya. Parang may key. Play 1v1 talaga. Ganap dito si Sumpak Wangdu muna ang mag-race ng weight flat. Ngayon talaga na nag-exing ngayon. Kala ko dito na yung sana talunin lang rin sa NPL. Di pa rin, nagbago. So sila mag-champion. Ganda, ganda ng ano, pinapakita dito ng performance sa execration. Look at this! Ang ganda ng pag-alit. As well, neto ni Eto Max sumayaw right in front of Togo. Delikadong pinapakita dito. Nagalawa ng next play liquid. Open Lord. Open yung top dito. Maganda yung positioning dito ni ano ah. Ni Renzo. Sa likod manggagaling yung kanyang dragon. Okay. Tingnan natin kuya. Bakbakin na nila to. Down to 50% ang buhay. Habang si Eto Max sustain na kanya sarili. Again, sumpak. Naku po. Sa gitna mismo. Tempest Blade ka. Sana rin dito. Down you go. Si Akel DJ na naglahoy. Iyak nyo. I mean, na-chack mo. Nawala. Gano. And natitira dito. Si Kelra. Si Renzo. Naku po na ang Toku Drip. Si Envy trying to stop the double members dito. Ng execration. Pero sige. Laban lang. Eto na. Ang kanyang substitution. May pag-up. Lapor. Envy will fall. Alter ego, go! Sabi dito ni Kenra.
Hindi pa tapos. Mayroon, pagod nga pala. Nakalagigo nga panaw. Naglaho bigla. Hindi ka pa muna pwede mag-celebrate. Parang grabe yung gigil ni Chester doon sa bitaw niya ng kuryente. With matching pasigaw pa siguro. Hindi ako kung pati ni Galo. Ayos! Ganun yung sigaw doon ni MJ at ni Chester. Pero isa lang ang pala isipan sa isip ko, Propi. Bakit napunta si Iyak mo sa labanan natin? Akala mo ah. Kinabukan ko lang. Diba? Nakulat ako sa Sino Brothers eh. Ano eh. Kung alam mo naman, iyang no, katunog eh. Usap mo lahat yan. Alam niyo naman, pag may nung sa dulo dati. Talagang oh, tatak na tatak eh. Si Prop Nu. Rod Pin Nu. Oo. Diba? Ganda ng laban. Oo, matindi. Maka mainit eh, no? Alam mo si ano, no? Gusto ko yung gameplay dito ni, ano, ni Sumpak. Sobrang aggressive niya. Sabi mo gawin Winter Truncheon para mauubot yung pagka-kill mo sa kanya. So, ang laki ng tulong kasi nasusustain yung sarili niya habang naka-Winter Truncheon, yes. Habang nakakabigay din siya ng damage. Saan siya yung dyan doon eh? Nakagulo sa ginagawa ni Sumpak. Ang ganda naman ang sarili ni Sumpak. Sumpak. Maganda rin naman. Pero magkasenda. Sagot dito. Tsaka ni Eto Max actually, nagiging malaki na silbi yung kasama ko siya. To gain control sa area nila, like for example, yung mga ganyan niya, napapagkakitan si Sumpak, ayan na naman yung umalis. Yung pagdating, yung sinasabi ko nila, Winter Truncheon, yung Shintan, yung Dragon, and the Mountain Tracker, hinuhuli na nila dito, nakakas na si Elma, na pick up naman ang isa sa kanila dito. What? Yung etong si Kiel. Si Kiel na yun talaga tinarget niya kahit marami siyang kasabayan doon, maraming kalaban doon, talaga tinarget niya dito si Kiel. Gigil din eh. Parang gigil sa isa't isa. Oo, parang may something pa rin talaga to. Go right now being aggravated. The red yung sinalubong na ang bulong ng pala. Binigyan sa maigi. Chaku on the other hand! Si Emi pa! Emi and KZN pero nagtagas na naman yung kaling ito kay MB, 1v1 ni Lorenzo, pero no, that will be a 2v1 si Lorenzo na iwas at 3, pero kakatiyanin niya ang reaction sa self-sustain hero. Sabayo dito na nararamdaman ng next week. Hindi ko sure kung naiwan ang iwan sa batang. Ganon? Nalungkot ako, sabi ko laban to, tapos paglingon niya. Piling ko iba yung kwento. Umalis na kayo, sige ako, kaya ko na to, sige na. Ayun yung mga pangbayanin. Pangbayanin. Ayun pa! Ganon, ganon. May pang-initial na yun. Dalawang side ng kwento. Last kayo kung saan yung paniniwalaan mo. Kayo na humusga. All the way sticker pa na thumbs up, look at the system na binibigay na isa. Oh my gosh, 1v1, Winter Truncheon na activated dito. May kasama pang ang TP, chemistry will also be secured by the YSS Chaku on the other hand. Grabe naman yun, that will be a 4-4-3 exchange mga kaibigan. At kitang kita naman natin dito, ang tindi ng body taklakan naman namin sa image sila sa mata ng isa't isa. Chaku and KZN dito, pinatarget na lang yung Lord na nandito sa Luminous One from him. Pero hindi niya kakayanin yan match. Man, ano sabi ko, ba't ang hirap patumbay mo ito ni Ayan? Ayan. Oo, ni ano ni Sumpak, pati mo yung Intertransion dito yung makarunuhan. Grabe, tsaka Battle of the Stakers pa rin pala to. Yun nga eh. Palitan ng sticker, no? Ano ba yung sticker mo? Ito, lebat na sticker ko. Alam niyo yung ganun ka clutch play, tapos magagawa pa mag-sticker. Yung mga kamay niya, parang ako kasi nakaya yun as a player kahit pag-draw pa ako. Yung matatagawa sa pagigalan dito sa friend. Pero, sige ba yun? Pero, kung nakagawa pa, dante, karami, 2.5 seconds bago siya napatay dito na next hindi ko siya pumasok na agad dito sa Kelra. Wait, agarang form, pati si Jano, first niya may sama ikit dito sa Lechester. Nako, pag-isang pakwando na nakapagal dito sa may matang gabi. Sama ko sila, tag-agad dito ng araw na api. Pero, mas pa mapretik yan. Si Emmy! Oh! Mamatay nga ba? Yes! He will
Lai, pero without a fight nga ba? Lapu-lapu, pinugutan na dito sa bandang jungle side and the same with Togo. Last one standing, muntik pang masundot dito ni Kiel VJ the Kid. Really prevailing against all odds, and this is a free lord, may I add, bro. Ang haba ng kanilang class, after class, almost wiped out a next play. Yun yung ano yung pinakatawag condition ng execration to make sure na sila almost wipe out or ubusin natin using that team fight. Ganun din naman yung next play Liquid. Sa ganito yung sitwasyon kasi nila, ito yung sinasabi kong pantay yung draft. Eh, ibig sabihin yan, hindi ka asa sa ano sa Lord Steel eh. Sa ganito yung sitwasyon eh. Ang pinaka-aligan is tanggalin niyo mismo yung mga hero, bigyan niyo ng death timer, yun na yun. Sila for next play Liquid. Kaya mag-fight yung labanan nila. Ganda yung setup dito ng ano, ng next play Liquid. Sinalubong agad nila yung Enhanced Lord. So hindi yes. man nakapalo ng ano, ng Ultimate Jumping Golden Axe Lord. Yung, grabe. Yung skill niya, hindi man lang nakasa. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung ang totoong tawa. Tabulo, yun na yun. Mighty Smashing Axe of the Lord. Of the Golden Lord. Of the Golden Lord. Pero dito, look at the job na kanigaling dito kay Kalabon the Dragon Form! Si Togong unang mapapapasak na ba dito? No name mo. Dahil si FB to the rescue. Pero si Sumpak dito, Winter Crunch, ang nag-grow talaga as a player. Na-prog niya na makakuha dito. Grabe naman yun, sir. Oops. Nakamaan. Alright. Ang ganda ng ano nung depensa Marino. Uy. Ala ko. Chaco na may gusto si Chaco no. May init din to eh si Chaco at si Chester. Aha. Talagang gigil. Kumbaga. Pero guys, hanggang ano, ML lang naman yung video naman. Friend cancer yan, kumbaga. So, huwag kayo masyado mang gigil. Okay, inom muna kayo juicy si lemon. Pang-pawi. Pero si Pakwang, di 1D1. Si Harris at Lucia, abos na dahil. Masyado rin naman maligot. And mobile lang isang alis. Aarali ko ngayon, Harry. Pero parang ano, tinitignan ko eh. Alalaban talaga si Etomax once na pagkakalaya na sa Sumpak, basta nasa Summon Force, yun yung ano, win condition ni Etomax. Kaya ang gagawin lang naman yung napakadilitado na ito sa Legion. Getting the information, popping that Mountain Shaker. Bali ko na lang kaya napalilig. Automatically, medyo safe ulit. The next Pink Liquid for the next pinit ng ating lang. Ang bilis nyo naman kumain. Ng ating Alice, pati sa kanin Alice, papanindigan ang desisyon hanggang sa dulo. This might be the last clash, pero this is gonna be the dragon form. Pinapasok na dito si KZ from the backline. So, pakpak na nagtutulungan. At napatay dito, nalit natin to. Gawin natin with the way of the dragon. Pinasok na sa base piece sa Redzion. Redzion will fall down as well. Pero, nakakuha ng isang inhibitor dito ng next generation. Hindi na na ang kailangan nila dito. Proc B, kitang-kita. Na nakuha na nila yung main objective nila yun. Pwede pa nila sundan actually. Yung ganito. Pasang color sinakuha mo. Kailangan maglakad lang talaga mo. They're deciding na yes. Let's wait for the next load. And from there, pwede na natin papalit lahat ng core. So, kailangan ko nila kalmahan. Liquid. Yes, and item check tayo mga kaibigan. Kita naman dito. Talagang burst-converse ang gusto na itemization dito ng Alice natin. Happy to come of Destiny. Yung libro ng karunungan ni Prof. Yung necklace of Duras, Winter Treasure, Lightning Crunch, and even the Divine Blade. On the other hand naman sa lapu-lapu natin, having the Bloodless Ass, Queen's Wings, the Alicaras, and even the Deadly Blade. Pamunod na lang si Big 0 again sa condition. Pero wait lang! Kita naman natin dito, Kelra, together with Eto Max. Pero sa akin doon, may sariling kwento! Nakakatakas pa rin naman siya dahil isa siya, Natalia. During the purple buff, finally, for the side of Mercy and Liquid, pero hindi pa rin tapo. Immortality pop up na dito kay Tiao DJ, dito sa place just to save himself. Pero hindi na nakakaligtas sa kamay at pana ng ating YSS. Kita naman dito, pati na rin ang pagganti ng execration. Kings, we will be secured by Kelra. Togo will be the last one to stand against execration na ipagtatanggol pa ba niya itong base militar nila from being ngayon. Apat pa rin ang buhay side ng execration. I think this is it na nga ba? Natitira lang, yes, it's only a Cho
to delay. And I think he can stop the guys going in. And Togo Pop Immortality. Galing! Nag-recall. And I think this is it, guys. Game 1 goes. Sa team at very evident, Prof. B, that both